as mentioned nga earlier kanina, sabi namin pag-uusapan po ninyo itong colon cleansing. Paano po ba to? Ano po ba muna, bago natin pag-usapan yung colon cleansing, ano po ba yung colon? Saan po natin matatagpuan yung colon sa part ng ating katawan? Yes. Kapag sinabi natin colon, we talk about the large intestine. Meron tayong tinatawag na small intestine and the large intestine. Now, kung titingnan natin, the large intestine, ito na yung, sabihin natin, the dumping site ng ating system. Now, kapag pumasok po yung pagkain natin through mouth, automatically, there is a digestion. Now, once pumasok po yan sa stomach, okay, the acid from the stomach and the enzymes, bile, and even the insulin, ilalabas niyan is for the final digestion. Yung digestion po doon, gagawin niya yung food natin into a chyme or chyme. Or makita natin the liquid foods. Now, once it absorbs through the system, ang effect po niyan maging nutrients or energy sa katawan natin. Now, once it will be thrown into the colon, ibig sabihin waste na po yon. Pero there will be still known as the final absorption. Yung tira, para bang nakita niyo yung basura, pera sa basura. Kinukuha pa po yon. May kinukuha pa some nutrients, baka meron pa naiwan doon, pwede pang kunin. And once it is already waste na talaga, wala na tayong makuha, then you move it out na po. Yun po yung ating colon na ginagawa. Kaya, once marumi yung colon nyo, actually, hindi po siya maganda. Pero because God created our colon na talagang perfect, there is known as the liver or there is known as the kidney to do the cleansing for our own. Yun po yung ginagawa ng system. Hindi na natin kailangan gawin yung our own colon cleansing. Yung colon cleansing na sinasabi ng mga doctor, it's we only use it sa, sabihin natin, mga use sa mga preparation ng mga procedure namin. Or if we could do an alternative medication, such as we do the liver flushing, the gallbladder flushing, we do the colonic cleansing. Kung maalala nyo yung colonic cleansing sa mga lolo-lola natin, yun yung labatiba. Yun yung enema. Yes, pero, yes yun po yung enema. Ang hirap gawin yun, pero ginagawa po yun. Now, pero lately, wala na pong ganon. And we also hear yung mga irrigation na ginagawa. And it's, some people, they know na maganda po yun and medyo nag-advertise na maganda to remove the toxin. But scientific base po, wala po yung ganon. Because for us, doctor, we know that our system, the body, the liver, and the kidney, it works for your waste po. Ililinis na po by its own. Yes. Doc Philip, same ba yan yung ginagawa kapag bago ka manganak? Yun ba yon yung ginagawa din nila? Yung kine-cleanse sila, is it the same process din po? Kasi di ba kine-cleanse nila bago ka manganak? Iba yon. Yes, Ma'am Rina, tama po kayo. That is the procedure before the panganganak. Ano? Kaya ginagawa nyo nililinis para ginojok namin yan para walang kambal. Para walang kambal ang baby. Kasi magkakaroon ng meconium yung baby. Yes. Actually, in-cleansing po yon kasi di ba kapag once umiiri ang mother, ang inaano namin, sabi, umiri ka, baka mama may sumama. Can we do the colon cleansing on that day? Kaya yun yung preparation sa medical procedure namin po. Tama so po yun. At what age do you do colon cleansing, Doc? Actually, Ma'am Angel, yung colon cleansing, we do not suggest it if it is not requirement po or procedure. Okay? If it's not a procedure, kung example gusto ko lang pumayat, gagawin ko po yung colonic cleansing, parang hindi yun ang procedure. Ang colon cleansing, if it's a procedure to what you do, or there is a medical things na kailangan nyo. For example, ang bata, lagay natin 12 years old,
15 years old, 1 week, 2 weeks, hindi makadumi, siguro that's the time we do something for it. Okay. Para ma-poop niya po yung bowel niya po. Ano? Kasi kung gagawin lang natin for a procedure para ilinis lang yung ano, baka mamaya instead of maganda ang kalabasan, there will be a harmful effect po sa katawan. Pero we can do even bata po for a colon cleansing if needed lang po. If needed. So hindi siya yung parang mga facial na kailangan gawin mo na regularly. Oo, kailangan meron kang nangyayari sa loob ng katawan mo to determine kung kakailanganin mo ng colon cleansing. Tama po, Doc? Yes, tama po, Ma'am Angel. Ganun po yung procedure kasi ang iba, ang akala nila, if you do these things, gaganda yung katawan mo, matataas ang immune system mo, ganun ang nasa isip nila. Wala pong scientific basis, it depends on their own lang po. Yun lang alam nila pero wala po sa scientific one. Kaya ang ano natin, ang advice lang natin dito is to take more water, okay, 6 to 8 glasses of water, to take some food with fibers, yung mga ganun lang po. Or medyo liquid foods, importante po yun. Fruits and vegetables, exercise. Yun yung parang medyo maganda po ang cleansing sa colon. Kaya observe nyo po, yung mga elderly natin, yun yung movement nila medyo mahina na. Kaya yung peristaltic movement din nila is mahina din po. Kaya yun po yung siguro we do sometimes an enema for them if needed lang po. Kasi mahirap naman po yung dumi, hindi nakalabas. It will become a poison.